basically talagang it's a challenge for us to push for the 54 million. We are still pushing for it. Kasi nakita natin na the Omicron is our greater challenge. Kailangan pa rin na kumbaga sana despite na the challenges, despite this onslaught of the typhoon, kailangan we have to be strong and pursue yung higher objective natin na to really protect our people against the virus. Sa tala ng pamahalaan, 43.5 million na mga Pilipino ang nakakumpleto ng kanilang vaccine dose contra COVID-19 as of December 19, 2021. Ibig sabihin, 10.5 million pa ang kulang upang maabot ang target na 54 million na mga Pilipinong fully vaccinated sa katapusan ng taon. 11 araw na lang ang nalalabi bago matapos ang 2021. Sa mga nakalipas na pagkakataon, kumpiyansa pa ang Duterte administration na maabot ang target bunsod ng nationwide vaccination drive o ang bayanihan bakunahan. Subalit dahil sa pananalasa at iniwang pinsala ng bagyong Odette sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, sa ngayon aminado ang gobyerno, malaki ang hamon upang ito'y makamit. We will really try our best to hit the goal of 54 million. Pero napakalaki talaga epekto nitong bagyo, lalo na doon sa mga areas na talagang halos hindi nakakapagbakuna dahil nga sa bigat ng tama, lalong-lalo na halimbawa sa Cebu, kung saan na napakadami pa talagang unvaccinated, pero ngayon hindi tayo makagalaw doon dahil nga walang mga facilities. Sa datos ng National Vaccination Operations Center, 2.5 million doses lamang ang nai-administer sa second round ng bayanihan bakunahan mula December 15 hanggang 18, malayo sa target na 7 million doses. Hindi naman uobligahin ng National Task Force Against COVID-19 ang vaccination target sa mga lokal na pamahalaang lubos na naapektuhan ng bagyo upang makapag-focus sila sa relief, recovery at rehabilitation efforts. Sa halip, pag-iibayuhin na lamang ang pagbabakuna sa ibang bahagi ng bansa. Samantala, batay naman sa Department of Health, oras na ma-relocate na ang typhoon victims sa evacuation centers, isusulong ng mga otoridad ang vaccination sa mga lugar na ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.